Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay gagawa na naman tayo ng sarili nating English sentence, okay? Pero ngayon po, panibagong salita na naman ang ating pag-aaralan. Yung mga salitang ibinibigay ko sa inyo, yan po yung mga salitang ginagamit kalimitan ng mga Amerikano na hindi po natin mabilis maintindihan hanggat hindi ito na pag-aaralan. Kaya ibinibigay ko sa inyo yung ganitong klaseng aralin. Kasi kung gusto nyong makipag-usap sa Amerikano ng natural na pamamaraan, kailangan nyo matutunan itong mga salitang ito. Okay po? Okay, so ngayon po, yung English sentence na gagawin po natin, ang magiging ideya po niya ay ganito. Umimbento ang pinag-uusapan ng dahilan o plano para maisakatuparan ang minimiting action. Okay? So, kung mapapansin nyo, umimbento. Ibig sabihin, ang pangyayari ay nangyari na. Tapos na. So, ang gagamitin po nating tense o ang pagkukuhanan natin ng batas para makagawa ng English sentence ngayon ay mula sa past tense. Okay? So, punta na po tayo doon sa ating halimbawa para mas maliwanagan kayo. Okay, pag-aralan na po natin kung paano itra-translate itong unang halimbawa sa English sentence. Siya ay umimbento o kaya siya ay nag-imbento ng dahilan para makaiwas sa gulo. So, para ma-translate po natin yan sa English ng tama, magbibigay po na naman ako sa inyo ng pattern. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo sa salitang umimbento at nag-imbento, dapat itra-translate po natin yan sa English nang naka-past tense o ipoporma natin sa spelling na sinasabi na ito ay nangyari sa nakaraan. Okay? So, ito pong umimbento o nag-imbento, di ba? Pag yan na in English nyo ay invented. Di ba? Pero po, ito na nga po ang kakaiba dito. Yung ituturo kong salita ay hindi po invented ang ipang-translate natin dito kundi iba. Na yun po yung kalimitan na ginagamit ng mga Amerikano. Na yun po yung makakatulong sa inyo para maintindihan nyo ng lubos agad yung inyong Amerikanong kausap. Okay? Okay, ngayon po, nandito na po tayo sa ating pattern para ma-translate na po natin ng tama yung una nating nakitang halimbawa kanina. Yung una nyong pinakita ko sa inyong halimbawa. Bali, kung mapapansin nyo, may numero po tayo dito. Yung mga tagasunod natin, alam na po ang ibig sabihin itong mga numerong ito. Ito po yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita kapag itra-translate nyo na sa English yung inyong Tagalog na mensahe. Okay? Ito pong number one, yan po yung pinag-uusapan. Okay? Ito po yung nag-imbento o umimbento. Okay? Tapos itong number two, ito yung salitang nag-imbento o umimbento. Pero itra-translate po natin sa English sa pamagitan ng cook up. Okay? Kakaiba, di ba? Sa halip invented, cook up. Yan po yung gusto kong ituro sa inyo ngayon. Itong salitang cook up. Para pag narinig nyo doon sa inyong kausap na Amerikano, tapos ang tema niya ay itong itinuturo ko sa inyo, yung idea, ay kung saan ay umimbento siya ng plano o dahilan para may sagawa yung naturang action, edi ito na po yun. Okay? Kasi po ang cook up, marami pong ibig sabihin yan. At kalimitan pong ginagamit ng mga Amerikano ay itong cook up kung saan ay patungkol sa nag-imbento. Okay? Okay. So, pagkatapos nyo pong mamili dito sa number one, kung sino ang gumawa o gumawa ng imbento, kunyari ito, ako ay. E di pag yan tinranslate yung ako ay lang. Tapos pagkatapos nyo ng ay, isusunod nyo yung number 2. At ito nga, nag-imbento, i-English nyo lang. So pag in-English ang nag-imbento, cook up. Ay, cook up. Pagkatapos nyo po ng number 2, dito na po kayo sa number 3. Pili na lang kayo kung alin man ang magustuhan nyo. Kunyari, an excuse.
ng dahilan, a trick ng panlansi, a story ng istorya, a plan ng plano o kaya an idea ng idea. Pili na lang po kayo dyan. Pagkapili nyo sa number 3, pupunta naman kayo dito sa number 4. Pipili rin po kayo dito sa number 4. Okay? Ito pong number 4, ito po yung action. Kaya, umimbento ng idea o dahilan yung ating pinag-uusapan. Ito po yung action na gusto niyang maganap. Okay? So, pipili lang din po kayo ng isa dyan. So, balik na po tayo doon sa ating halimbawa at i-translate na po natin sa English sentence. Okay, dito po sa ating halimbawa, hanapin po muna natin yung number 1, yung pinag-uusapan, yung umimbento. So, ang umimbento po dito ay itong siya. At ang gusto ko po, itong siya ang tinutukoy ko ay lalaki. Okay, so hanapin natin yung siya para sa lalaki. Ito po yung siya para sa lalaki na kapag tinranslate nyo sa English ay he. So isulat nyo lang yung he o sabihin nyo lang ay he para sa number 1. Number 2, punta agad tayo doon sa pattern natin, isulat nyo agad yung cook up para sa nag-imbento o umimbento. Ayun, cook up. Okay? Pagkatapos po ng cook up, balik po tayo dito, hanapin po natin yung number 3. At ang ginamit po sa number 3 ay itong ng dahilan. Pag in-English nyo ang ng dahilan, ito, an excuse. Dapat ang number 3 natin para sa ng dahilan ay an excuse. Ayun, an excuse. Tapos po, hanapin po natin yung number 4 para makaiwas. Hanapin po natin yung para makaiwas para sa number 4. Ayun, para maiwasan o para makaiwas, pwede rin po yun. Pag in English nyo, to avoid. So, ilagay nyo lang po yung to avoid. Yan, to avoid. So, siya ay umimbento ng dahilan para makaiwas. He cook up an excuse to avoid. Yung number 5, kayo na po ang bahala maglagay. Okay, kasi pag dating sa number 5, dyan na po nababago ang idea. Okay, alam nga naman pong ako pa rin magbibigay sa inyo, edi parang nagsasaulo na lang kayo. At mali po yun. Kaya kayo po talaga maglalagay ng number 5. At ang naisip ko para sa number 5 ko ay sagulo. Pag in English nyo yung sagulo dito, ito, trouble. Siya ay umimbento ng dahilan para makaiwas sa gulo. He cook up an excuse to avoid trouble. Nakagawa na po tayo gamit ang pattern natin at nagamit na po natin yung salitang cook up sa tamang pamamaraan. Okay, isa pa. Ang lalaki ay umimbento ng panlansi para makalaya sa bilangguan. So, sino po yung umimbento dito? E ditong ang lalaki. Hanapin natin sa number 1 sa pinag-uusapan. Yung ang lalaki dito ay ito. Ang lalaki ay the man. Isulat nyo lang yung daman o sabihin nyo yung daman para sa number 1. Sumunod ay yung number 2 natin, di ba? At yung number 2 po natin ay umimbento. E di lagay lang po yung cook up na naka-past tense. Okay, naka-spelling sa pangyayari sa nakaraan. Tapos, ng panlansi. Hanapin natin yung ng panlansi para sa number 3. Ayun, ng panlansi, a trick. Cook up a trick o a trick. O yan. Tapos, para makalaya. Hanapin natin yung para makalaya sa number 4. Nasaan ba yun? Ayun, para makalaya. To be released. To be released. Ayan. Tapos, ang nilagay ko sa number 5 ko ay itong sa bilangguan. At ito po, from prison. Okay? So, ito na po yung tamang English sentence po para sa ang lalaki ay umimbento ng panlansi para makalaya sa bilangguan. The man cook up a trick to be released from prison. Okay?
So guys, para magamit nyo po agad yung salitang cook up, kailangan nyo po talagang masaulo itong pattern natin. At alam nyo namang madali lang naman po, di ba? So, makikisulat po sa notebook po ito. Makikipost, tas makikisulat sa notebook. Bibilang ko ng tatlo, makikipost, tas makikisulat. Okay, ito. 1, 2, 3. Makikisulat po ito. At saka po ito. 1, 2, 3. Okay po? So guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Maraming salamat po sa nanood. Lalong-lalo sa mga nagsasubscribe, sa mga nagtitiwala. Thank you very much po. At thank you very much po dun sa mga laging nandyan para sa ating channel, si Sir Nat na busy na ngayon, at si Ma'am Helen Tambungan from Bicol, at thank you very much din po kay Sir Muhammad Nor Mauyag, kay Leonie Ngalo Ngalay, kay Ma'am Maricel Portes, at kay Sir Nels Jinir. Thank you very much po, and good day po muli sa inyong lahat.